Ang pinakaunang rason kung bakit meron tayong buhay ay hindi dahil sa mga pagkain na ating kinakain. Hindi rin sa tubig na ating iniinom. Kasi sabi ng siyensya or science na food is life, water is life, air is life. Pero hindi yon yung primary, mga kaibigan. That is only a secondary pagdating sa sustain of life. Ang primary, mga kaibigan, kung bakit tayo mayroong buhay is yung ibinigay sa atin ng intelligent designer, yung ibinigay sa atin ng creator natin na siya rin ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. So ano ba yun? Ano ba yung unang-unang cause na meron tayong buhay? Yun yung ibinigay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung espiritu. So, meron tayong ebidensya or reference or batayan. Doon sa Genesis chapter 2, verse 7, mga kaibigan, ang sinasabi doon na kumuha yung Diyos ng lupa o alabok, tapos ginawa niyang tao. Tapos yung butas ng ilong, hinipa ng Diyos. Doon, nagiging kaluluwang buhay ang tao. So, ano ang prueba na meron talagang espiritu ang tao na yung espiritu na yun, yun yung ibinigay ng Diyos sa atin. Doon naman sa chapter 6, verse 63 ng Juan, sinasabi na ang espiritu ang siyang bumubuhay. So, useless yung mga organ or mga system sa ating katawan, mga kaibigan. Hindi ito magpa-function, yung mga organs, yung mga buto natin, yung laman natin, kung wala yung nakapaloob na espiritu sa ating mga katawan. Kaya tayo nagkaroon ng buhay, kaya nagiging kaluluwang buhay ang ating katawan nang dahil sa espiritu na ibinigay ng Diyos na nakapaloob dito sa ating mga katawan bilang isang persona. Yun yung first cause ng ating pagiging isang nilalang na tao, mga kaibigan. Pagiging isang being or person. So, kaya lang tayo nagtuloy-tuloy na mayroong buhay kasi kumakain na tayo. Meron tayong sinusustain araw-araw. Pero, hindi yun yung primary. Ang primary is yung espiritu na nakapaloob dito sa ating katawan. So, kaya kung babasahin natin yung Gawa 17:28, ma-analyze natin doon yung three branches ng natural science. Yun yung biology, physics, at saka chemistry. Kasi ang sabi doon, nang dahil sa kanya, nang dahil sa Diyos, tayo ay nabubuhay. Tayo ay kumikilos o gumagalaw, at mayroon tayong pagkatao. So, the study of life or living organism is tinatawag na biology. So, mayroon tayong buhay. So, tamang-tama yung unang statement. Ang pangalawa is, kaya tayo kumikilos. Isa sa mga study ng physics, mga kaibigan, ay nag-i-exert tayo ng effort. So, kaya tayo nagkakaroon ng motion at saka locomotion or distance. Nag-exert tayo ng effort with the respect of force or pwersa. So, kaya tayo kumikilos, nakakalakad tayo, nakakatakbo tayo, nakakagalaw tayo. It is because the force or pwersa. Ano ba yung pwersa na nagiging cause or dahilan para makalakad tayo or makatakbo tayo? Yun yung espiritu na binigay sa atin ng Diyos dito sa ating mga katawan. Mula sa John 6:63. So, meron tayong pagkatao. Alam niyo ba, mga kaibigan, the chemistry, it is the study of a composition, the structure, and the properties of substance that they undergo. Ayon sa Merriam-Webster, yun yung definition ng chemistry. So, meron tayong pagkatao. Meron tayong structure. Meron tayong composition. Kaya nga, meron tayong mga organs, meron tayong organ system, circulatory system, respiratory system, endocrine system, excretory system. Yun ay isang part ng structure, mga kaibigan, or anatomy. Meron din tayong composition. So, meron tayong solid, liquid, at saka gas. Ano ba yung mga example ng solid na nakapaloob sa ating mga katawan? Yung buto, solid yun, mga kaibigan. Yung muscle or yung laman, solid. Ano naman yung liquid? So, yung liquid, yung mga body fluids, meron tayong
dugo, meron ding tubig na nakapaloob sa ating mga katawan. Kaya nga, 70% is tubig ang laman ng ating mga katawan. And about 80% naman, tubig ang laman ng ating mga utak. So, meron tayong composition ng solid, liquid, at saka gas. Yung hangin na nilalanghap natin na nagdadala ng oxygen at yung carbon dioxide na ibinubuga natin mula sa ating mga baga, yun ay gas. So, meron tayong nakapaloob na solid, liquid, at saka gas. So, yun mga kaibigan, na ang pagkain at yung inumin, hindi yun yung primary, the cause of our living. The primary cause of our living is the spirit that is given by God Himself nung una pa sa creation.